Banggitin ko lang po yung mga ibang yung mga naalala ko mga operation namin. Una po yung Santi Polo na unang pagkakataon na merong nahuling ako na nagluluto sa loob ng Shabu Laboratory at sobra isang 1,000 kilos ng Shabu ang nakuha doon. Sumunod isang Mandawi Cebu na mga more than 60 yata na foreign nationals na nandun na mix. Mayroon Indonesia, Malaysia. Then yung famous na Cebu, Shabu, Changge sa Pasig. At ang isa pa ay ang sa Davao, sa Domoy, ano, sa Domoy, Davao City, na nabas namin ang Shabu Laboratory doon noong 2004, December 31 po. Yun lang po yung marami pa ako kaya lang hindi ko na po maalala. Pero yun po yung mga significant na trabaho namin. Sige, maraming salamat po, Colonel Acerto. Ang aming pong mga kasamahan dito ay gusto rin pong magtanong sa inyo. The first to interpellate is Congressman Benny Abante. You are recognized, Congressman Abante. Magandang umaga sa iyo at Colonel Acerto. Magandang umaga po. Kayo po pala ay na-assign na sa iba't ibang PNP stations, ano po? Sa totoo po, ako po ay lagi naka-assign sa mga task forces. Hindi po ako na-assign sa station o sa probinsya. Lagi pong special units yung aking pong assignment. At kayo po ay illegal drugs, peer. At kayo po ay nasa ilalim ng sino pong official usually? Sa isa lang po ba kayo nasa ilalim ng opisyal o ilang opisyal lang nasa kayo po ay nasa ilalim nila? Ang mga boss ko po ay mga director namin, director ng HOT o Task Force Commander na sila diyan alipay hanggat umabot kay General Bacalso, General Nick De Leon, General Naknak. Then yung bandang huli na, ang pinakahuling boss ko po ay si Colonel Pero, si General Mijares. Yun po ang mga naging boss ko po. Alam po ba nila ang inyong involvement sa mga operasyon na ito? At alam po ba nila ang inyong mga unexposed recently? Involved po ba sila dyan o hindi po? Ako po, hindi man po ako nagtatrabaho ng gilang ng boss ko. Alam po nila lahat yon. Kung ang tinutukoy niyo po ay tungkol sa report na ginawa ko tungkol kay Michael Young at kay Alan Lim, alam po yan ng aking director during that time na si Director Mijares. Meron po ba silang ginawang report tungkol dito o kayo po ba sinang nag-agree po ba sila sa inyo o sila po ba ay sumang-ayon o nakasama kayo upang expose to mga bagay na ito? Kasuyang palad po, sinabit ko po ang report ko kay General Bato, pero wala po nangyari. Hindi po niya inaksyonan. Iba po ang ginawa niya. Ang ginawa niya is ang ginausap niya ay si Alan Lim. Imbis na ako yung kausapin niya na gumawa ng report, eh si Alan Lim ang kinausap niya. Then, nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA. Sa kanya naman po, in fairness po sa kanya, pinatawag niya ako, kinausap niya ako, in-explain ko sa kanya yung report ko kung paano ko nakuha, at ang sabi niya ipapadala niya sa ipapaabot niya sa Malacañang. Pero noong tumutok na po ito, medyo nag-deny po siya na ang sabi niya is hindi niya maalala kung kanino niya binigay sa Malacañang. Nakakapagtaka naman po noon eh.
napaka-importante yung report. Di alam kung kanina iniwan yung report, kanina ibinigay. Then, nagbigay din po ako ng report kay General Albayalde, Chief PNP Albayalde. At nung una, dininay niya, ganun din, dininay niya nung una, pero nung sinabi niya siyang mayroong litrato, medyo naalala niya. So, inamin din niya. Pero wala siyang ginawa. Katulad nila General Batong de la Rosa, Aaron Aquino, at Oscar Albayalde, wala silang ginawa doon sa report ko. Talagang tinabayaan nila yung report. Then, hanggang sa umabot na yung hindi nila ma-dispute yung aking report, ang ginawa nila is ako yung sinaraan. Sinaraan ako at yung team ko. At dahil nga doon, yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot, si Captain Lito Perote, hanggang ngayon nawawala. At ang isa ay binaril, namatay, si retired Master Sergeant Jerry Liwanag. Wala pong umaksyon sa report ko. Ano po ang posisyon ni Senator Bato de la Rosa nung kinausap niyo siya tungkol sa bagay na ito? Siya po ang chief painting noon, pero hindi po kami nag-usap ni minsan tungkol sa report ko. Hindi niya ako kinausap. Ang kinausap niya ay si Alan Lim o si Lim Wensiong. Yun ang kinausap niya. Kung hindi po kayong kinausap ni Senator Bato, paano po niya nalaman ang inyong operasyon? Nalaman niya po na meron akong report dahil meron po nagsabi sa kanya na meron akong report tungkol kay Lim Wensiong o Alan Lim. Nalaman niya yung report ko na kay Director Tascolan. Pinawagan niya po si Director Tascolan at pinakuha niya yung report ko. Nalaman po ito kasi tinawagan ako ni General Tascolan. Tinatanong ako kung nag-usap kami ni Chief PNP Bato that time. Kasi bakit ba pinapakuha yung report ko? Ang sabi ko kay General Tascolan, sir, hindi po ako pinausap. Hindi ko po alam kung paano niya nalaman na meron akong report na ibinigay sa inyo. Noong pong 2017, sino po ang Director General ng Philippine National Police? Si Bato rin po ba? During that time po, siya pa po ang director. At kayo po'y gumawa ng isang director report. General. Kayo po'y gumawa ng isang report noong 2017 na kung saan lumabas ang pangalan ng mga high profile na mga tao katulad ni Michael Young at Alan Lim na kilalang parehong malapit kay dating Pangulong Duterte. Tama ho ba ito? Opo. Actually, meron pa isang pangalan po doon, si Johnson Chua. Johnson Chua. Opo. Ito pong report na ito ay naibigay po kay Senator Bato noong panahon niya. Opo, naibigay po sa kanya. Pero wala po siyang ginawa. Wala. Ang ginawa niya po ay ang kinausap niya si Alan Lim. Then kinausap siya ni Michael Young. Okay. Bakit po niya kinausap si Alan Lim? Palagay niyo. Ang alam ko po is kinonfront niya si Alan Lim at umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nahuli sa Cavite na laboratory na ang pangalan na ginagamit niya doon ay Wenli Chen. So nga pala, kaano-ano mo si Miss Roslyn, kaano-ano mo si Alan Lim? Your Honor, hindi ko po kilala si Alan Lim. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay. So, Colonel Asierto, yung pong Dumoy Raid, kailan po nangyari ito? Dumoy Raid? December 31 po, 2004. 2004. Sino po ang Director General ng Philippine National Police noon at that time? Si General Aglipay po. General Aglipay. Okay. Meron po kung isang tanong doon, no? Sino po ba ang mga taong binantayan ninyo sa inyong surveillance?
tungkol dito? Ang prominent po doon na pangalan ay si Alan C. Alan C. Nasaan na po siya ngayon? Wala na po. Nasa testimony po ni Arturo Las Cañas kung ano yung nangyari kay Alan C. Okay, Colonel Asherto, pakibanggit nyo nga po sa amin sa Quadcom kung ano ang connection ni Michael Young sa drugs at ang connection ni Michael Young sa dating Pangulo. Si Michael Young po ay nung inimbisigaan po namin yung sa Domoy noong 2004, si Michael Young po ay hindi namin nakikita. Kasi po ang participation niya ay nagsimula o yung aming surveillance is nagsimula noong October 2004. Pero ang participation ni Michael Young base doon sa informasyon na nakuha namin is nagsimula siya noong August. Ang participation niya is siya yung tumanggap ng dalawang 40-footer container ba na naglalaman ng mga sari-saring gamit ng mga chemicals at equipment at mga ibang produkto na ginamit sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy at yung doon sa nahuli sa Cagayan de Oro. Yun ang participation ni Michael Young sa Domoy. So, August siya nag-participate, pero during our surveillance nung October hanggang mabas namin nung December 31, hindi namin siya nakita. Si Michael Young po ay una kong natanggap ang information sa kanya noong April 2016, campaign period. Ito po ay ipinakita sa akin ng litrato na magkatabi si Michael Young, si then presidential candidate Rodrigo Roa Duterte at si Bongo na nasa loob ng isang pribadong eroplano. Yan po ay 2016. Ang sabi sa akin ng asset is magkaibigan si Michael Young at si then mayor presidential candidate Duterte. So, nung matanggap ko po yung informasyon dahil 2016 campaign, hindi ko po muna ginalaw kasi parang hindi pa ho hinog yung informasyon. Nung manalo na si Pangulong Duterte at nasimula na yung drug, yung war on drug na maraming namamatay, sinimulan ko na po yung aking betting doon sa impormasyon na natanggap ko tungkol kay Michael Young. So, base doon sa betting na ginawa namin, na meron kami nakausap na isang tao na meron din involvement doon sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy noong 2004, nagkataon na natagpuan siya ni then Captain Lito Perote. So, kinausap namin siya sa Davao noong August 2017. Nag-meet kami doon. So, kinausap namin siya. Colonel Asherto, hindi pa kayo nakita ni Michael Young kahit minsan? Ay, hindi pa po. Si Alan hindi Lim. Pa po. Nakita na ba kayo ni Alan Lim? Ay, hindi pa rin po. Okay. Meron kaming picture dito nakasama ang dating Pangulo. Can we get the picture there? Na kinakausap niya si Michael Young at si Alan Lim. So, ibig niyong sabihin, Colonel Asherto, sa inyong investigasyon na talagang nasisiguro niyo na may connection ang dating Pangulo sa mga illegal na gawain ni Michael Young at ni Alan Lim. Meron po ba? Sigurado po ako. Dahil po doon sa nangyari sa akin at nangyari doon sa mga kasamahan ko, very obvious po na siya yung nag-protect
Pinotektahan niya si Michael Young at si Alan Lim. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari sa inyo? Yung po ba ay ginawa sa inyo o dineside ninyo o ginawa po sa inyo sapagkat nakita nyo ang involvement ng dating Pangulo dito kay Michael Young, kay Alan Lim, nakita nyo na hindi pinansin ang report ninyo ni Senator Bato, karon din po si ang iba pang mga Director General. Yung parang lumabas po kasi yung hindi nila ma-dispute yung aking report kasi supported naman po ng mga dokumento. May mga warrant of arrest si Johnson Chua, merong court decision si Wen Li Chen o si Alan Lim sa Cavite. So, hindi nila ma-dispute yung report eh. Ang ginawa nila, isinira nila kami. Naglabas sila ng white paper against us, ginawan kami ng matrix. Sino pong gumawa nun? Sino pong gumawa nun mga yan? Alam niyo po ba? Kilala niyo po ba? Sinong gumawa sa inyo ng mga white paper na yan? Sila po ba ay nasa loob ng Philippine National Police? Sila po ba ay mataas na opisyal ng Philippine National Police? Meron po akong suspekta kung sinong gumawa. Pero hindi pa po kumpleto yung aking ebidensya. Pero alam po namin na siya yung gumawa. Kaya hindi pa po kumpleto. At yan pong white paper ay ginamit ni Pangulong Duterte nung nagsalita siya sa General Santos. Yung papel na winawagayway niya na sinasabi kung ano-ano tungkol sa amin, na ako raw nag-smuggle ng AK-47, nagbigay ako ng baril ng AK-47 sa NPA, nakikinap daw kami ng mga Chinese at pinapatubos, at kung ano-ano pang mga ano, pati yung pagpatay sa Koreano, ibinintang sa amin. So, kailan po nangyari yun? Hindi nila kayang... Colonel, kailan po nangyari yun? Yung pag... Hindi ko na po matandaan yung exact nung kailan yung sa yung kanyang public sa engagement sa General Santos. Pasensya na po kayo, talaga pong medyo mahina po yung aking pag-ala sa date. Pero na, lahat naman po yan is nasa media. Lumabas na po sa media yan. So, lahat po itong sinasabi ko ay nangyari, mabe-verify po sa media. Meron po ba kayong sariling dokumento na nagsasaad na si Michael Young po at Alan Lim at ang ibang mga PNP chief ay may connection dito sa inyong iniimbestigahan? Ang ginawa ko pong report ay nasa kanila. Ibinigay ko sa kanila yung report ko. Kung wala ko pa yung komite, kung wala ko pa yung kopya, pwede po ako magbigay sa inyo ng electronic copy. Mr. Chairman, do we have a copy of that? Comcheck, do we have a copy of the document from Colonel Acerto? There were submissions in the past, sir. We have to check if... Just in case lang na yes. Nawana yung kopya. Can we ask another copy from you, Colonel Acerto? Apo, ipadala ko na lang po. Lahat po ng dokumento na meron ako, pati mga notes, mga pictures, mga passport picture ni Alan Lim o ni Lenin Wenxiong, ipadala ko po sa inyo. So, Colonel Asiento, Asierto, of course, alam nyo na under oath po kayo. So, lahat po ng inyong mga sinapit, mga binanggit ngayong araw na ito sa aming QUATCOM ay proskrotohanan po lamang. Wala pong halong proskrotohanan po ba ito? Ang pangalawang tanong, wala bang halong politiko ito? Ang pangatlong tanong, masama ba ang loob nyo sa dating Pangulo o sa mga Director General, kaya kayo nagsasabi ng ganito ngayon? Pakisagot po.
sobrang 6 taon na po akong lumalaban sa katotohanan. Kung ang aking report ay hindi totoo, ay madali po na lang itong i-discredit. Pwede nila kagad i-present si Alan Lim o si Michael Young. Si Michael Young meron siyang tattoo sa likod. Ang alias niya is Dragon. Kasi meron siyang tattoo sa Dragon. Lahat po yan nasa report ko. Mayroon pong tattoo sa likod yung... si Michael Young. Opo, sa likod. Alias Dragon po ang tawag sa kanya. Ang akala ko ba hindi pa kayo nakita ng Michael Young? Paano niyo nalaman na meron siyang tattoo sa likod? Sino yung nagsabi sa inyo na meron siyang tattoo sa likod? Yung po yung binangkit nung confidential informant na nung ipinakita ko po yung mga pictures, yung iba-ibang pictures ng mga Chinese o iba-ibang photos, tinuro niya po si yung picture ni Michael Young. Pero ang tawag niya, yan po si Dragon. Sabi niya, bakit Dragon? Sabi ko sa kanya, bakit Dragon? Kasi meron po siyang tattoo sa likod ng Dragon. Pwede niyo ba sabihin sa akin kung sino po yung informant na yon? Nandun po yan sa report ko. Nasa report ninyo? Opo, nasa report ko po yon. Kung pwede po, pakibigay po sa amin lahat ng mga dokumento para makita po namin ito. Yan. Pati po ba yung mga personalidad na nakalagay din po doon? Opo, meron po yung meron parang siyang summary information ni Johnson Chua, ni Michael Young, at saka ni Alan Lim. Okay. Andito po ngayon si Pidea Wilkins Villanueva na nagsasabi na walang kinalaman si Michael Young sa drugs. Anong masasabi ninyo? Si Wilkins Villanueva, hindi naman po siya talagang naging, masasabi ko lang, na-involve dun sa surveillance casing build-up doon sa Domoy. At base po naman dun sa information na natanggap namin, si Michael Young ay lumutang ang participation na ako po ni Michael Young is noong August 2004. Nagsimula kayo mag-surveillance o magkaroon ng case build-up is October na po October 2004. So talagang hindi namin nakita si Michael Young during the intelligence build-up. Well, paano yung... Tapos yung sinasabi rin ni sinasabi rin ni Wilkins dun sa presko nila sa Malacanang dati, na yun daw pong picture ni Alan Lim nung mugshot niya saka yung present picture ni Alan Lim ay malayo. Ang tanong ko po sa kanya is siya ho ba eksperto sa photograph analysis? Napakadali lang naman pong malaman kung totoong iisang tao yan . Fingerprint lang po. Fingerprint. Colonel Asherto. Colonel Asherto, andito po si Pidea Wilkins Villanueva. Pidea Wilkins, can you say something about this? Pagkat iyong sinabi na walang kinalaman si Michael Young sa drugs. So, will you please answer this? Yes, Mr. Chair. Yung Dumoy Clandestine Laboratory actually started October of 2004. The information came from the Drug Enforcement Administration ng United States of America. Yun ang start po noon. Tapos the information was passed on me ng PIDEA Intelligence and Investigation Service. I was the regional director of PIDEA Regional Office 11 during that time. So ang information before kami, gusto ko lang Mr. Chair na ikwento. Do you know Colonel Asherto personally? Yes, Mr. Chair. Okay. Kasi sometime October, first week of October actually, nag-meeting po kami nito sa AIDSOT ni Colonel Asherto. Kaibigan ko po ito, sir. Yes. Mista ko po ito, sir, si Colonel Asherto. Okay.
So during that time, mag-classmate kayo. Na turn back lang siya, Mr. Chair. Okay. So graduate ako ahead of him. During that time, Mr. Chair, nagkaka-editan ang PIDEA at ang HSOT. Kasi ganunan eh. That was the first, yun yung unang, ng PIDEA at HSOT. So yun ang problema nyo eh, nagpapagalingan kayo. Yes, during that time. Oo. Kaya nga, since mista ko, sir, siya... Sana wala nang pagalingan ngayon. Ay, nung time ko, Mr. Chair, wala nang ganun eh. Oo. Nung 2020, si wala nang tumating. Hindi ko makalimutan yung nangyari doon sa Quezon City. Yes, sir. Okay, can you imagine? Pare-pareho kayong law enforcers. Kayo nagbabarilan. Yes, Your Honor. Oo. So, what happened? Nag-case conference kami ni Colonel Asierto. Nasabi niya, may nahagip siyang personality. Uh-huh. Napapuntan Davao. But, naputol doon, Mr. Chair, until noong October 26, nabigyan ako ng information na may padating na dalawang Chinese national na manufacturer sa Davao. So, from the airport, talaga sinunda namin hanggang sa kung saan sila lumapag. Mm-hmm. PIDEA pa lang po ang nandun. Wala pa pong HSOT yun. Sinubilance ninyo. So, talaga sinunda na namin sila hanggang sa dulo. Ang kagandahan doon, Mr. Chair, is pagdating doon sa pinuntahan nila, that same, yung bahay na pinuntahan nila, that was an apartment, subject po yun ng previous case operation plan ng PIDEA. Sino po yung dalawang Chinese? Mr. Chair, Chinese name eh, hindi... You would know because ikaw ang leader ng... Yes, Mr. Chair, but 2004, wala na po akong... I-find out ko, Mr. Chair, and... May report kayo niya si PIDEA, am I right? Yes, we submitted sa PIDEA mga progress report hanggang sa after operation report. Mr. Chair, may I ask that... But pipilitin ko, Mr. Chair, kasi... That he submit to us the report, please. Wala na ba o ano? Pipilitin kong hanapin sa files ko, Mr. Chair, kasi yung sobrang tagal, most of the laptops na nasa akin na corrupted. So, pipilitin kong maghanap, baka na-save ko somewhere along sa mga... So, naniniwala kayong walang kinalaman si Michael Young sa drugs? During that time, Mr. Chair, walang Michael Young eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Young during that time. Colonel Asierto, what can you say about that? Sa sinabi ngayon ni General Wilkins. General Wilkins. Ano po? Ano po yung totoo po yung kay Michael Young na talagang hindi na namin nakita nung mag-start kami mag-surveillance noong October. Kasi nga po, ang sabi ng confidential informant Hunter na August nung tinanggap ni Michael Young yung dalawang 40-footer container van. Yung sinasabi niya naman po tungkol sa information na galing USDA, tama po yun, na galing USDA. Sa akin po ibinigay. Ang information na ibinigay sa akin ng USDA is nagbigay siya ng isang number, nag-load number, na ang last 4 digit is 1988. Kaya medyo natatandaan ko po. So very... Totoo po yun, General. Totoo. Yes, Mr. Chair. Okay. Binigyan nga ako ng log doon ni Colonel Asierto about that. Okay. Na yung information niya, na yung log na yon, eh tumumbok na sa Davao. So doon kami nagkatugma. So doon kami nag-collaborate, Mr. Chair. Anong ibig sabihin yung nasa Davao, General Binabueva? Yung user nung number na binigay niya is naandun sa Davao. Therefore, yung pong drugs nasa Davao. I don't know, Mr. Chair, but yung personality na gumagamit ng telepono na yon is na-trace sa Davao, Mr. Chair. Kaya pumayag ako makipag-collaborate kay Colonel Asierto because, Davao to. So, sa akin,
lahat ng pertaining sa Region 11 is under my area. So ito daw, Mr. Che, yung sinabi namin, pwede itong first time na to mag-collaborate ang PDEA at police. And it happened, Mr. Chair. Hanggang anong ilang taong kayo ron? So, until 2008, Mr. 2008. Chair. 2008. Yes, sir. So, where were you when the former president became president? Nasa regional office 10 po ako, Mr. Chair. You were still regional active director at that time. Yes, yes. And you are the regional director of regional office 10. Are you also involved sa PDEA pa rin, di ba? PDEA? Yes, yes, Mr. Chair. Okay. So, Colonel Asherto. Colonel Asherto. Colonel Asherto. General Villanueva attested and agreed with you on the on what you said. So, can you continue on? Ano sa mga sabi niyo? Tungkol naman po doon sa mga binigyan ko ng report, siguro po natural na sumamahan loob ko kasi sila po yung aking mga immediate upper class sa PNA, maging General Aquino, class 85, siya ang nag-receive sa amin. Nung plebo kami, sila yung class na nag-receive sa amin. Tapos ang mga squad leader namin, 86. I-class nila General Bato. General Asherto, merong nabanggit si General Villanueva na dalawang Chinese na hinabol nila sa Davao. Ah, hindi niya maalala yung mga pangalan. Kayo po ba naalala niyo yung pangalan, General Asherto? Yung dalawang Chinese na yan? Hindi ko po alam yung sinasabi niyang Chinese, pero ang target po namin dyan, yung nagpunta kami sa Davao, is si Alan Sino yung gumagamit ng number ng 1988. Sino pong Alan? Alan Lim? Alan C. Okay. So, okay. Ilang taon na po silang involved sa drugs sa pagkakaalam ninyo? Hindi ko po magbigay yung exact na taon kasi nung ma-receive namin yung information na yun, middle of 2004, yung binigay sa akin yung number na 1988 USDA. Until? Ano po? Yung number na binigay sa akin po ng USDA na mayroong last four digit na 1988 is parang ibinigay po sa akin ng mga middle of 2004. So, pina-verify niya sa akin yun, pinabisikan. Then, after a couple of months, yung isang asset ko po na dito sa Pilipinas, binigay din po yung same number na involved din daw sa production ng Shabu. At ang base so, nila sa Davao? Ang kanilang base sa Davao? Opo. Ang itrace ko nga namin, nasa Davao. At ang dating Pangulo, ay mayor pa ng Davao nung araw? Opo, siya po yung mayor. Siya po yung mayor that time. Kasi bago po kami magsimulang mag-surveillance, pinuntahan po namin siya ni then Wilkins Villanueva, director ng PDEA doon sa 11, parang respeto po na courtesy call na andun po ako sa Davao sa na tiga Manila, Manila Base Unit na mag-operate sa Davao. Kasi po nga, mayor at alam pong very supportive siya sa mga anti-illegal drugs operation. So, during so, that time, wala kayong hinagap, Colonel Asherto at General Villanueva, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor po ng Davao sa drugs. Mr. Chair, General Villanueva, sige po. Mr. Chair, talaga supportive. Wala kayong hinagap na involved ang dating mayor sa wala po, Mr. Chair. Hindi nyo alam. Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, yes. Nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, regional director po siya ng PNP ng Region 11, na andun po yung ibang mga konsehal ng Davao City, at naandun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. Mm-hmm. So,
Talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating pang, ang ating mayor during that time. Okay, Atty. Lasierto, what can you say about that? Ako po, meron po ako naririnig na chismis-chismis, pero wala po akong makita ebidensya. At in fairness po talaga, talagang during our surveillance, hindi po nahagip yung pangalan ng mga Duterte. Naglalaro lang po ang isip ko dito, no, sapagkat may mga napatay na mga mayor na involved sa drugs, may mga napatay na mga high profile na involved sa drugs. Ano po ba ito? Ito po ba ay to annihilate the competition para isa na lang ang manguna dyan? O ano po bang palagay nyo, Colonel Lasierto? Sa aking pong assessment, with yung kanyang pagproteksyon kay Michael Young tsaka kay Alan Lim, ang aking po is parang cover up po yung pagpatay niya sa mga maliliit na ano, sa mga maliliit na personality na imbon sa droga. Parang cover up yung assessment nyo? Parang cover up po eh. Oo, cover up. Dahil bakit po nyo nasabing parang cover up? Kasi po ang namamatay is yung mga nasa baba, yung mga user. Kumbaga is mga end user. Tapos yung medyo yung distribution, yung mababang distribution. Pero yung source po, hindi po ginagalaw. General Binueva, anong palagay nyo? Anong palagay nyo? Mr. Chair, iba yung ano ko, iba yung analysis ko doon, Mr. Chair. Mm-hmm. Kung bakit nagtayo ng Davao Laboratory. Kasi Mr. Chair, talagang during the time, talaga mataas ang level ng aming vigilance against crime, illegal drugs. Ano na ngayon ang assessment nyo during the time? During that time, Mr. Chair, the former president became president and he had war on drugs and killed so many people. Ano po yung assessment nyo dyan? For example, like Mayor Espinosa, pinatay po, Paruhinog, pinatay. Si Jed Mabilog ay kinakailang umalis ng Pilipinas sapagkat pinagbintangan. Ano po ang assessment nyo? Mr. Chair, I cannot give any assessment on it because dun lang po ako sa anti-illegal drug campaign. Well, that's anti-illegal drugs. Yes, Mr. Chair, pero that's the anti-illegal drugs campaign. Pero wala pong actual na ebidensya na pwede kong ituro ang ating presidente. Oh. So I cannot speculate on the things na wala po akong personal knowledge. No, of course, that's true. Yes. Anyway, Mr. Chairman, at tutulog ko na lang mamaya para yung ibang naman ay makapagtanong din. Thank you very much. Salamat, Congressman Abante. The next to interpellate is Congressman Ernix Junicio. You're recognized. You have 5 minutes. Ten minutes. Thank you, Mr. Chair. Just to have a clear perspective and background, I'd like to ask some few questions to Colonel Lasierto. Colonel Lasierto, magandang hapon po sa inyo. Just to make clear of things, dati po kayong police, tama po ba? Magandang hapon po. Opo. Ano po ba kayo na nag-PNPA, PMA, at anong batch po kayo nagtapos? I belong po sa PMA class of 1989. Philippine Military Academy po, PMA? Opo, PMA, PMA po. 1989. Opo. Noong taong 2003, kayo po ay kasama sa founding team ng PNP sa First Separate Drug Unit, yung Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force, kung tawagin, tama po ba? Opo, doon po ako nakasign during that time. Ano po yung naging katungkulan nyo doon sa task force na yun? Okay, isa po ako sa mga unit chief. Ang hawak ko po yung Special Operation Unit 3. Specifically for drug eradication po, na tama po? Opo, ang ano po namin, ang focus po namin is yung high-value targets, yung mga foreign nationals. Na-involved sa illegal na droga? Opo. Noong taong 2015 naman po, ang task force nag-expand siya eh.
naging illegal drugs group, AIDG. Tama po? Opo, nag-transition po siya. At kayo naging bahagi rin nun? Parte rin po kayo nun? Naging parte rin po ako. Eventually, naging PNP Drug Enforcement Group o DEG. Kayo naging bahagi rin po nun, tama po? Opo. Naging deputy po ako nung i-organize po yung Drug Enforcement Group. Ako po yung in-appoint na ni Chief PNP Bato de la Rosa at that time na maging deputy for administration. Yeah, I can see, Colonel Acierto, that you have a wide experience in the anti-illegal drug campaign, being a part of multiple groups that is specifically tasked to eradicate illegal drugs. Kung susumahin po ang inyong karanasan bilang isang anti-drug operative, gaano po kahaba ang naging karanasan ninyo? Siguro po, mga almost 2 decades po. Sa haba po nung karanasan ninyo, naging matagumpay naman po sa pananaw ninyo ang mga operasyon na nagawa nyo laban sa illegal na droga? Opo, masasabi ko pong naging epektibo yung aming unit, yung SOU3, at marami po kami nakuha ang awards. Almost yearly kami ang nakakuha ng awards ng mga tauhan ko. Very close po ako sa mga foreign counterparts. Oh, sa maiksing pananalita po, very briefly, choosing a few of your major accomplishments, partly that has been mentioned earlier or not, pakibahagi nga po sa committing ito yung pinaka malaking accomplishment nyo sa paglaban sa illegal na droga. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung nadiskubri namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Young at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama po. Pakipaliwanag po, ano pong ibig sabihin ng nalagasan? Yung si Captain Perote po, dinukot sa Bacolod noong April 19, 2019, at si Master Sergeant Liwan, retired Master Sergeant Jerry Liwanag, pinatay po noong February 24, 2021. Sila po ba mga kasama niyo rin sa PMA? Hindi po, mga tauhan ko po sila sa sa SOU3. Conference po sila. Ah, sa anti-drug operation unit nyo rin po? Apo. First time ko pong narinig yung nangyari na yan. Ano po ba ang, sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawa ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discovery namin na involvement ni Michael Young sa ni Alan Lim. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala po tayo? Sige po, pakituloy po. Pasensya na po. Ano po yung tanong? Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala kayo rito ngayon at kayo po ay natatakot para sa inyong kaligtasan at buhay? Actually, kinasawan po nila ako meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Noong taong 2017 bilang isang illegal anti-drug operative, kayo po ay nagsubmit ng isang confidential report that was earlier touched by Congressman Benny Abante. A confidential report linking a high-profile personality sa illegal na drugs. Gaya ng nabanggit kanina, ito ay si Michael Young, Alan Lim. Tama po ba yon? Opo. At si Johnson Chua po. Kasama po siya. Okay. Ano po yung posisyon ninyo nung ginawa ninyo yung
particular na report na ito involving the personalities of Michael Yang, Alan Lim? At the time po, ako po ang Deputy Director for Administration ng Drug Enforcement Group. Base po sa report na ito na isinumiti ninyo at nagawa ninyo na inihanda ninyo sa sarili nyo, paano nyo masasabi na involved si Michael Yang sa illegal na drug trade? Una, dahil dun sa report na ibinigay sa akin ng aking asset na validate namin, then yung connection niya kay Johnson Chua sa kay Alan Lim. Si Alan Lim, meron siyang kaso ng kinasuhan siya sa Cavite Laboratory, pero na-dismiss yung kaso niya, pero doon siya mismo nahuhuli sa loob ng laboratory. Si Johnson Chua, meron siyang standing warrant of arrest sa nainisyo ng Cagayan de Oro RTC at sa Paranaque RTC. So, dalawang personality na involved sa droga, tapos si Michael Yang, hindi naman po mahirap magkaroon ng assessment doon sa kanyang involvement. So, it is safe to say na gaya ng nabanggit po ninyo na without a doubt they are involved sa personal assessment nyo as a professional and well-experienced operative of anti-illegal drugs. Opo, ako po ay 100% na yan si Alan Lim at si Lim Wenxiong ay isang tao lang po yan. At verified nyo po lahat ito sa inyong karanasan. Kindly wrap up, Congressman. Yes, Mr. Chair, just a few more questions. Kasama po yan doon sa meron pong yung report ko po ay may mga attachment. Opo. Bilang huling tanong na lang po, gusto ko lang ibigay na emphasis dahil nalito ako doon sa tanong. Kanino niyo po sinabit yung confidential report na ginawa niyo noong 2017? Mukhang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa. At nagbibitin po ako ng report kay Director General Aquino ng PDEA. At nung maupo si CPNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala po nangyari. Ako po ang binaligtad. Kung ano na pong ibinintang sa akin at din na inila yung mga report. Thank you, Your Honor. Just one manifestation. Considering the profile of the personalities involved na nire-report po sa atin ni Colonel, this humble representation hopes that a thorough investigation be conducted. Hindi biro po yung mga nalalaman nating impormasyon ngayon eh. These allegations, if these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws to protect people like ang ating colonel ngayon na nagbibigay na impormasyon na to. In the end, we wouldn't want drug syndicates to be able to penetrate the higher echelon of our government. Ang mga tao na kumita o nagpayaman kapalit ang buhay at namalulong sa masasamang bisyo ng illegal na droga at sugal ang lipunan natin has no place in government. And at the same time, it should be really eradicated. That's why I thank the Quadcom. We will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and illegal gambling to put a stop to them and not enter the government. Maraming salamat, Your Honor. Thank you, Congressman Junicio. The next to interpellate is Congressman Lordan Suwan. You have 10 minutes. Colonel Asierto, you mentioned earlier yung Cagayan de Oro na may laboratory. Opo, meron po. Anong year po yun? Uh, 2005 po. Yung warrant po inisyo noong August 31, 2005. Sa sino pong pagkakalam yung may-ari ng laboratory na yun? Actually, ano po siya, warehouse po siya.
ang nag-rent po ng warehouse, ang nakapangalan po ng nag-rent ay si Johnson Chua. Kaya po siya merong warrant. Si Johnson Chua po ba ay related or meron silang relation with Michael Yang? I believe po, meron silang relation kasi si Johnson Chua, po ang mag-finance o may-ari ng Domoy Clandestine Laboratory. Tapos may connection din po si yung Domoy Lab tsaka si Michael Yang. Opo. Would it be possible na may connection din yung Cagayan de Oro Lab with the brother of Michael Yang, Mr. Tony Yang? Hindi po malayo. Hindi po malayo. So it's possible. Highly possible po. Highly kasi possible. Po ang report po sa akin noon, nung yan si Antonio Maestradoli, ang kanya pong linya is smuggling ng sibuyas, bigas, at mga bawang, agri products. So matagal na siya sa smuggling and it's also possible na kasama siya doon sa laboratory in Cagayan de Oro City. Highly possible po. Okay. On to another point. Colonel Acierto, medyo katakataka po na hindi nabigyan ng pansin yung report nyo. Dahil doon sa panahon ni former President Pangulong Duterte, supposedly may active tayo na hinahanap ng mga taong involved sa drugs. Tama po ba? Opo, nakakalungkot po talaga. Tapos, in relation po dito, can you confirm kung may talagang listahan yung mga taong suspected na pushers at drug lords? May listahan? Yung kung sinasabi niyo po yung Duterte drug list, meron po talaga. Alam niyo po ba kung itong listahan na ito, may mga drug lords ba talaga or mga users lang or mga small time? Karamihan po doon, mga small time lang po na at na doon sa mga distribution na sa sila lang po yung kumbaga is parang nag-retail tapos yung maliliit na yung amount na ang nandun at yung listahan po kasi yun unvalidated. Kung ilabas yun kumbaga kahit sino na lang kung sinong nandun kahit yung patay na nandun pa eh. Okay. Kanino pala nang galing tong listahan na to? Ay, galing po yan sa Davao. Davao? Anong ibig sabihin po na galing sa Davao? Galing po sa grupo ni Pangulong Duterte. Okay. May alam rin po ba kayo kung paano na verify yung nasa lista? Is there any verification? Alam niyo po. Alam niyo po yung validation nangyari na lang po nung huli na eh. Nung una pong ilabas yan, marami pong mga taong gusto magpa-clear. Nagpupunta sa opisina para i-clear yung pangalan nila. Kaya lang po, yung mga PNP units, at that time, nagdadala lang isip pa paano na i-clear yung pangalan ng tao na nasa listahan. Eh yung listahan galing ng Malacanang. Okay. Ano pong nangyayari sa mga taong napupunta sa listahan na ito? Ano po ba yung order ng kapulisan regarding those on the list? Ang iba po namatay. Karamihan po ay mga doon. Marami po na yung mga namatay na po na neutralized. Yun po yung word nila. Neutralized means kill. Opo. Opo. Marami din pong nag-testimony dito po sa Quad Committee na may sinasabing may reward system po sa war on drugs na ito. Do you have any personal knowledge regarding this reward system? Open secret naman po yan, na yung reward na yan. As to kung personal knowledge po, meron pong mga ilan-ilan siguro. Ilan-ilang ano po? Mga
meron po, actually hindi po, hindi mo pwedeng masabing personal knowledge eh, pero alam kong meron nangyaring reward na nangyari pag merong namamatay. Okay. Sino pong kilala mong may personal knowledge? Sino kayang kilala mo na may personal knowledge regarding this reward system? Oh, usually po doon sa AIDD during that time, ang kumukuha ng reward, ang alam ko, yung director mismo. At that time, ang director ay si Senior Superintendent Pero. Okay. Meron, do you know anything else about this reward system? Ang alam ko po is nanggagaling sa Labaw at ang common knowledge po yan na si Leonardo po ang paymaster. Siya po nag-reach daw ng pera. Okay, si Colonel Leonardo. Do you know anything about how this reward system works? Hindi ko po alam yung specific eh. Ang lumalabas lang po is pag nandiyan na yung nandiyan na yung reward. Sino po paano nakukuha, hindi ko po alam. Okay, so yung alam mo lang na pag may napatay na drug user or pusher, makakatanggap sila ng reward. Opo, open secret naman po yan eh, sa PNB. When you say open secret, iba po ayaw aminin, siyempre dahil when you say open secret, what does it mean? Parang lahat ng tao nakakaalam pero hindi lang mako-confirm. Opo, mga public knowledge lang po yan eh, na talagang meron eh. Kanina pero po, siyempre hindi lang po aminin ng iba yan dahil ayaw din nilang maglagay sa mga. Kanino po nanggagaling yung reward? Ang alam po talaga is galing ng Davao. Davao. Yeah, okay. Balikan po natin yung report nyo, Colonel. Nabanggit nyo na kasama nyo po si Captain Perote yung paggawa ng report. Tama po ba? Opo. Ano po yung extent ng involvement ni Captain Perote sa report? Siya po ang naka-locate kay Alias Panther. At siya po ang kasama ko nung kinausap namin si Alias Panther. Okay. Tapos nasabi niyo, you also said na sinampahan kayo ng kaso? Kayo ni Opo. Captain Perote? Opo. Pero yung kaso po ni Captain Perote ay na-dismiss yung kaso kanya, hindi umakyat sa dismiss ng DOJ yung kanyang yung complaint sa kanya. Kasi napatunayan niya na yung mga allegations sa kanya na investigador ay kasinungalingan. Sino po si Director Fajardo? Siya po ang dati kong deputy sa SOU3, sa EDSOT at sa AIBD. Tapos siya po ang naging PDEA din po siya. Naging director siya ng PDEA. Kasama ko po siya sa paggawa ng report. Oh, kasama ko rin po siya. Alam din po niya yung report. Okay. So si Captain Perote ay nawawala simula 2019. Yan ba yung sinabi mong dinukot? Opo, hindi na yun po nawawala. Dinukot po sa lobby ng Metro Inn Hotel, Bacolod. Dinukot siya at he was never seen again. Opo, hindi na yun po nawawala. Si Director Fajardo po, ano nangyari sa kanya? Si Director Fajardo po ay sumakabi ng buhay po sa ibang bansa na nung siya lang na nag-iisa. Okay, so buhay pa po siya? Wala na po. Namatay na po siya. Ah, okay. Were you able to talk to them before Captain Perote was kidnapped or before Director Fajardo died? Si Captain Perote po, I think a day before, nag-usap kami at sinabi nga lang yung kaso niya ay dismiss na at nagpapaalam siyang iahatid niya yung mga anak niya sa Amerika.
Pero hindi na. Following day po, yun, dinugot na siya. Si Director Fardo po? Si Pagi, hindi ko na po matandaan eh. Parang hindi na ho yata ako kami nakapag-usap eh. Meron pa bang ibang taong tumulong sa'yo sa paggawa ng report? Wala na po. Kami lang po ni ano. Kami lang po ni talaga pong kami ni Captain Perote, Director Fajardo. Okay. Baka pag binanggit ko pa ko, baka targetin pa ko nila eh. Sige po. We understand. Do you know Arturo Las Cañas? Ay, hindi po. Hindi ko po kilala si Las Cañas. Pero siya po ay isang former police officer na lumabas din at umamin na meron na personal daw siyang pumatay on behalf sa former President Duterte bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ano po ang nalalaman niyo regarding sa Davao Death Squad? Sa tingin ko po, totoo naman po yung Davao Death Squad. At si Las Cañas po, talagang member siya ng ano, ng DDS. How do you know that? Hindi na po pwede itanggi yan eh. Bakit po? Common knowledge po ba yun? Maski nga po si Pangulong Duterte, inamin niya sa Senado. Okay. Na meron eh. Kasi nabanggit ni Las Cañas na sa kanyang report doon sa International Criminal Court regarding sa mga alleged illegal activities of the former president. Were you able to read this report? Or may alam po ba kayo regarding sa report ni Las Cañas? Parang nabasa ko po na one time, ang makukonfirm ko lang po dun sa mga sinabi niya is yung kay Alan C. Ano po yun? Yung kasi dun sa kanyang testimony no, dun sa ICC, binanggit niya yung si Alan C. Paano niya nabanggit? Na pinatay nga daw nila sa utos ni Pangulong Duterte. Pinatay nila? Okay. Regarding sa, he also said sa report niya regarding sa Dumoy raid, kung may namatay doon na almost 20 Chinese nationals. And he also said na mayroong anim na namatay na nationals at 11 Chinese nationals na nahuli. Alam niyo po ba ito? Opo, tama po yan. Ano pong nangyari sa mga 11 Chinese nationals na hinuli? Ang nag-take charge mo dyan, si Wilkins Villanueva, at balitaan ko na lang po na kinabukasan ay ibinigay niya po doon sa mga DDS. Ano pong nangyari sa kanila pagkatapos may bigay sa DDS? Hindi wrap up, Congressman. Ayon po kay Sergeant Las Cañas, pinatay po nila sa utos ni Pangulong Duterte. Okay. No more questions, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Suwan. The next to interpellate is Congressman Keith Flores, and then Congressman PM Vargas, and then Congressman Johnny Pimentel, and then Congresswoman Jinky Luistro. And then we will shift to the next topic for today. Congressman Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I only have a few questions, Mr. Chair, since most have already been asked by Congressman Suwan. Colonel Lasierto, you testified earlier na medyo late nyo na na-discover ang involvement ni Michael Yang sa Dumoy raid. Tama po ba? Opo. April 2016 na po, na-validate namin ng August 2017. So, the raid in Dumoy was in 2004 and yung connection ni Michael Yang was only established by you through your investigation in 2016. Is that correct? Tapos kanina, no?
Opo, tama po yun. Okay, same with Alan Lim, tama po ba? Inopen na natin. Kay Alan Lim po, 2003 pa ho, alam ko na po yung nahuli siya doon sa Cavite, 2003. Ah, so 2003 pa, matunog na yung pangalan ni Alan Lim as someone who is involved in drugs. Is that correct? Yung nahuli po sila noon sa loob ng laboratory. Okay, now just to make sure na we're talking about the same Michael Yang and Alan Lim. Are these the same Michael Yang and Alan Lim who were prominently figured also in the trips of the former President Duterte? Sila po ba? Opo. Opo. Baka po yung ibang picture galing po sa akin, yung mga nakikita nyo picture, ay galing po sa aking case builder. Does the COMSEP have pictures of this, Mr. Chair? Meron ba tayong pictures nito? Of the picture showing Alan Lim and Michael Yang together with the president, the former president? Is this the one that you're referring to? Is this the one that you're referring to, na, Colonel Asierto? Wala po akong nakikita. Ah, wala. Sorry po. How about that? Ayan po, galing po sa akin niya. Meron po akong copy niya. So these are the same persons that you're referring to in your report? Yes po, yes po. And it is this report na sinabi mo na sinabit mo kay former PNP Chief Bato de la Rosa? Opo. And you also testified na walang nangyari doon sa report na binigay mo? Wala po, pero namatay po yung dalawang kasama ko at may kaso na po ako ngayon at meron. Patong sa ulo, na 50 million o 10 million. Yeah, but publicly kasi sinasabi ni President na ayaw niya yung drugs, di ba? That he doesn't want to be associated with anyone who is involved with drugs, di ba? And you're saying that he was together with these two persons na which you included in your report. Would it be possible na the PNP also conducted its own investigation and cleared these two? Si Michael Yang at saka si Alan Lim? I don't think meron pong proper investigation na ginawa to clear the truth. Ang ginawa po is talagang clear na po nila kagad without proper investigation. Because if they have conducted a proper investigation, they could vetted my report na may mga attachment na warrant, court record, yung tattoo ni Michael Yang na dragon. So, I don't think they even invited Michael Yang and Alan Lim for interview or inquiry sa PNP, saka sa PDEA. Okay, did you share your report with Wilkins Villanueva? Who was also with PDEA? Ay, hindi po. Hindi. So he wasn't aware hindi that po. You made such a report? Hindi po, kasi during that time, I believe compromised na siya. Compromised? What do you mean, Colonel Asierto? He could not be trusted. Hindi ko na po siya pwede pagkatiwalaan ng mga ganyang information. You can't trust General Villanueva who was working with PDEA at that time? Opo. And bakit mo naman nasabi yan, Colonel Asierto? Just to be fair, General Villanueva is here. But why would you say that he cannot be trusted? Alam niyo po, classmate niya, sabi nga na classmate niya, mag-classmate kami. Pero meron po siyang may mga declaration siya na mali. Before pa. May mga kinukwento siyang mali na nakakaabot sa amin. So, hindi na siya mapagkakatiwalaan katulad nung nangyari ng 2004 nung sarili namin sa Lomoy. Alright, now, there were also reports that parang nabaliktad na ikaw na yung involved in drugs na lumabas from the PNP. Is that correct? Opo, kasi nga po, hindi nila kayang i-discredit yung report. Ang discredit nila yung magkumuha ng report. In fact, former President Duterte made public pronouncements as to
establishing a reward for your capture ba yun or your death ba? Was that, if I remember it correctly, tama po ba? Na he made public announcements na niya po yan sa ano? May ilang million na reward for you? 10 million po. 10 million. Ang DOJ, magsabi ang DOJ, 10 million. Yeah, and in fact, he also mentioned something like, he was asking, bakit buhay ka pa? Yes. And that was a public pronouncement, is that correct? Opo. March 26 yata yan or something. Okay, now, you keep insisting kasi na walang ginawa dun sa report mo. And that Michael Yang and Alan Lim, as far as your investigation is concerned, are involved in drugs. Now, how solid is your investigation? And is it backed by any siguro substantial proof din to show na there's actual links between these two persons and the proliferation of illegal drugs? Based po sa ginawa kong report, solid na po yung aking ano, yung aking information. Ngayon, kung inaksyonan po sana nila nila Chief Henry Batoyan sa kanila Aquino at Albayalde, nag-conduct ng further investigation validation. Pero hindi na nga po nangyari yun kasi pinotektahan na kagad ng Malacanang ni Presidente Duterte at ni Bongo. So, hindi ko na po natuloy yung investigation. Kasi po ang laman po ng report ko sana is parang nag-request ako ng mag-conduct pa ng further case build-up. But is it hindi ka po nangyari. General Abayalde got in touch with you and talked to you about your report? Di mo ba? Did you mention something like that before? Ang kumausap po sa akin tungkol sa report ko ay si Director General Aquino ng PDEA. Si General Abayalde po, ako po ang gumapit sa kanya, nagbigay ng report sa kanya. Pinag-usapan namin yung report, pero wala po nangyari. So, Abayalde knew of the report? Kasi binigyan mo siya ng copy. Alam niya po. Aquino, pero nung Aquino knew of the report because he was given a copy by somebody else. Tama ba? Yes. Tama po. Ang nagbigay po ng kopya kay General Aquino ay si Director Pardo ng PDEA. So, meaning the proper agencies already had a copy of your report. PDEA and the PNP. Yet nothing came out of these reports. Maganda pong tanongin sa kanila kung meron ba silang official copy ng aking report, yung PNP ngayon po. Tanongin niyo po ang PNP at ang PDEA kung meron silang official copy na binigay ko kay General Bato sa akin, General Albayalde. Ibinigay ba nila General Bato Albayalde yung report ko sa proper unit ng PNP para i-validate or i-file? O si Director General Aquino, ibinigay ba niyan sa intelligence service ng PDEA para i-validate or what? Baka wala akong file sa PDEA saka sa PNP. Just to be fair po, para klaro din tayo, is there any possibility that they conducted their own investigation, meaning PDEA and the PNP, and in their investigation, they found nothing to connect Michael Yang and Alan Lim to the drug trade? Is that also possible? Possible naman po yan. So it's also possible? Apo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Napakaliit na possibility po. Thank you, Congressman Flores. Next. Salamat po. Mr. Chairman. Yes, Senior Deputy Speaker Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Comsec, pwede pag ibalik yung picture lang?